The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees came forward and began to argue with James, seeking from him a sign from heaven to test him. The Pharisees came forward and began to argue with Jesus, seeking from him a sign from heaven to test him. He sighed from the depth of his spirit and said, "Why does this generation seek a sign? Amen, I say to you, no sign will be given to this generation." Then he left them, got into the boat again, and went up to the other shore. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A brother in the community where I belong have been sick of cancer. And he knew that he is nearing his end. And whatever his wife, his children does for him, he would always say, "Huwag mong kakalimutan, mahal kita. Huwag mong kakalimutan, mahal kita." Nung wake, yun ang kinukwento ng asawa. And for them, it has become a little bit irritating words na paulit-ulit, "Huwag mong kakalimutang mahal kita." Pag halimbawa, binubuhat nila yung tatay nila, binibigyan ng pagkain, sisimulan pa lang yung "huwag mo kakalimutan", itutuloy na ng mga anak na "mahal kita, na mahal kita." Was the word became cheap when it becomes irritating? I do not know. I do not know. But what are those words that irritates you? Ano yung sinasabi ng nanay mo sa'yo na pag sinabi niya, inuunahan mo na? O sinasabi ng asawa mo, pag sinabi niya, uunahan mo na, ikaw na magtatapos. Kasi naiirita ka na. But sometimes when you are seeking for signs, Why do we seek signs? Why do we seek signs? My simple answer is because we refuse to believe in what we see. We seek signs because we refuse to believe what we see, what we hear. Naghahanap ka. Sasabihin mo, si mama parang plakang paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Marahil ang dahilan ay hindi niya nararamdaman na ikaw ay nakikinig. Magandang pagtuunan ng pansin yun. Paulit-ulit ang magulang, paulit-ulit ang teacher, paulit-ulit ang kapatid, paulit-ulit ang asawa. Sa isang kadahilanan, nararamdaman nilang hindi ka nakikinig. Pero minsan, ayaw mo na rin magsabi. Bakit? Ayaw mong sayangin ang iyong mga salita. Kung naalaala ninyo, palagi ko yung kinukwento dati. Yung may nagtatanong, "Bakit mo tinutulungan yan, ang tamad-tamad niyan?
ayaw magkusa, ayaw tulungan ng sarili. Ano sagot diyan? Nakakaawa eh. Nakakaawa. Eh paano mo tuturuan niyan tumayo sa sarili niya? Ang sagot mo lang ay, hayaan mo na, nakakaawa eh. Pero dumating ang araw na ayaw mo nang tulungan at tinatanong ka, ba't hindi mo na tinutulungan yan? Ano sagot mo? Nakakainis na. Pagka minsan yung awa, nauwi sa inis. Bakit? Kasi yung tinutulungan mo, failed to appreciate, they have failed to be grateful, they have failed to grow. Marahil, yun ang naramdaman ni Jesus sa Ebanghelyo. Puro signs na lang ba? Nakita mo nang pinalakad ang mga pilay, minulat ang mata ng bulag, binuksan ang tenga ng mga bingi, ibinangon ang mga paralitiko, pinagaling ang mga may ketong. Ano pang hinahanap mo? Ano pang hinahanap mo? Marahil yun po ang magandang tanong. Ano pa ang hinahanap mo? Mga minamahal na mga kapatid, ang unang pagbasa ay isang paanyaya kung saan na marami sa atin ang takot na takot. Ang alin? Yung tayo ay masubukan when our love is being put into test. When our patience are being put into test. Mahirap yun kasi hindi mo alam kung hanggang saan. Kaya nga pinagdadasal natin yun. Panginoon, wag be kind to me. Kasi baka mapahiya ako sa sarili ko, hindi lang sa iyo. Hindi ko kinahihiya na minsan na depress ako. Hindi ko kinahihiya. Sadyang dumadaan tayo doon. Hindi ko alam kung dumaan kayo doon, pero ako dumaan ako doon. Na-depress ako. Hindi naman clinical depression. But I was depressed. Ayaw ko nang bumangon, ayaw ko nang kumain, ayaw ko nang lumabas sa kwarto, ayaw ko nang magmisa, ayaw ko nang makipag-usap, ayaw ko nang makakita ng tao. I was depressed. Pero, kailangan mong ipagpatuloy ang buhay. Ang problema kasi ng depression, hindi mo alam kung hanggang kailan ito. Sana sasabihin sa'yo, isang buwan lang yan, dalawang buwan lang yan. Sana ganun, pero hindi. Hindi mo alam. Yung bang parang ayaw mo nang gumising. Iniluluha mo ang iyong pagising. Yung pagising mo, ayaw mong bumangon. Dumadating yun eh. Pero yun yung mga pagkakataong nakikilala mo ang iyong sarili. Ano ang iyong mga, anong pinapahalagahan mo sa buhay? Ano man? Sino ba? Meron ba? Doon mo nakikilala. Yun ang unang pagbasa. Mahirap sabihin yung ikagagalak mo na ikaw ay nasusubukan. Hindi madaling sabihin yon. Pero pag nakaraos ka doon, ikinagagalak mo nga. Kasi nakilala mo ang iyong sarili. Naiangat mo ang iyong sarili. Ano lang ang hindi ko makalimutan when I was depressed? Dalawang bagay lang. As I've said many times, every time I hold the knob of my doors, dalawa lang yun. Sinasabi ko sa sarili ko, Lord, alam ko na mahal mo ako. At alam mong mahal kita. Yun lang. I survive with those truthful words. Alam ng Diyos na mahal ko siya. Pero alam ko rin na mahal ako ng Diyos. Sapagkat walang solusyon minsan ang mga problema. Sabi nga, pinapakinggan ko nga yung isang kaibigan. Pinapakinggan ko. Baga minsan, makikinig ka lang naman. Sabi niya, ayaw ko lang bumangon. Gusto kong maiyak. Pero hindi na ako makaiyak. Pero nag-uusap kami, bigla ko napansin, ay ba't ka umiiyak? Doon lang siya napaiyak. Dumadating yun.
kailangan hayaan mo ang iyong sarili. Nakakatakot, pero gaano mo kakakilala ang iyong sarili? Gaano mo kakilala? How much do you know yourself? And perhaps those times when you are so depressed, God helps you to confront yourself. Sino ka ba? At sino ba ako para sa iyo? Kaya nga, nabuo ko yung salitang, hindi lahat na naglilingkod, nagmamahal. Pero lahat na nagmamahal, marunong maglingkod. Hindi lahat na nagtitiis, nagmamahal. Pero yung mga nagmamahal, marunong magtiis. Hindi lahat na nagsasakripisyo, nagmamahal. Pero yung marunong magmahal, marunong magsakripisyo. Sapagkat sa huli, ang mangingibabaw pa rin ay kung ano ang pinapahalagahan ng iyong puso. Kasi kahit tama ang isip, pero pag ang puso ay bumigay na, parang ang buhay ay wala ng dahilan. Mga minamahal na mga kapatid, may hinahanap pa ba kayong palatandaan kung mahal kayo ng inyong mga magulang? May hinahanap pa ba kayong palatandaan kung mahal kayo ng inyong asawa, ng inyong anak? Hindi ko alam. Pero sana hindi mo hinahanapan ng palatandaan kung mahal ka pa rin ng Diyos. For those who are coming for communion outside the Mass every 10 to 11, I have made an announcement already, but I would like to repeat it, that communion outside the Mass will be until Saturday, this coming weekend only. Habang nagiging maayos po ang harinawa, tuloy-tuloy, ang sitwasyon ng ating bayan patungkol sa karamdaman ng COVID, and I think many people are already comfortable in going out. So yun atin pong communion outside the Mass will be until this Saturday only, 10 to 11. Ano po? You can go to Mass already. My dear friends, my brothers and sisters, I do not know how old you are, but perhaps you have seen the movie Fiddlers on the Roof. When the husband asked the question, "Do you love me?" And the wife simply said, "I cook for you, I have given you a child, I wash your clothes," so on and so forth. It's one way of saying, ano pang hinahanap mo? Napalatandaan na mahal kita. Dalawang tao yan. Yung isa naghahanap, yung isa nagbibigay. Kung ikaw yung naghahanap, ano pa ang hinahanap mo na palatandaan na ikaw ay mahal ng Diyos? Ang Diyos, sa gitna ng lahat ng ito, ay kahit kailan, hindi nagkulang sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Marahil maganda suriin yun. Kung ako ay mapaghanap ng palatandaan ng pagmamahal, sa aking sarili, ano naman ang aking naipahayag para malaman ng mga tao sa aking paligid na ako'y nagmamahal? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.